Nauna po sinabi ng Malacanang napabor sila sa pag-amyenda sa gun laws. Pero anilang mukhang malabo pa po ito sa ngayon, lalo pat may 20 panukan ng batas na nakabinbin sa Kongreso kaugnay ng paggamit ng baril. Para naman po linawin ang isyong ito, makakausap po natin ngayong umaga si Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Sonny Coloma. Good morning po, sir. Good morning, Tina. Opo, bakit po kaya ang posisyon ngayon ng Malacanang napapanahon na pong amyendahan itong gun laws? Hindi ko alam ano kung saan nanggaling yung ganyang impresyon, no? Pero in general, Tina, no, ang attitude naman natin ay maging bukas sa mga panukalan sapagkat yan naman ay tungkulin ng ating mga mambabatas, no? At bukas naman tayo sa panukala na suriin at palakasin ang mga batas at ang law enforcement, no, para maiwasan yung mga naganap no nakaraang bagong taon. Opo. Sir, dun sa sunod-sunod na insidente po ng pamamaril kamakailan lang, ano po ba, meron po bang specific directives doon ang Pangulo sa ating mga law enforcers? Bago pa man sumapit ang bagong taon, Tina, no? Maalala natin noong Linggo, December 13, nagtawag ng pagpupulong ang Pangulo sa Malacanang at hiniling sa mga kinauukulan, kabilang na ang PNP, yung kanilang mga preparations, no, at preventive measures, at magbigay na siya ng direktiba na higpitan yung pag-monitor, no, at pagtutok sa paggamit ng mga sandata, no, dahil may mga kaukulang batas hinggil dito. Kaya yan ang overall na pananaw ng ating Pangulo, no, yung kailangang maging epektibo ang law enforcement hinggil dito. Mm-hmm. Sir, may mga hawak na po yung ating pulisya na mga suspect dito sa mga nakaraang insidente ng pamamaril. Pero sa side po ba ng mga otoridad, meron po bang nakikita ang palasyo na pwedeng mapanagot sa mga insidente ito? Ang napansin natin dyan, Tina, no, doon sa dalawang insidente, ay siguro kung naging mas masinsin yung pagsutok ng mga barangay, no, at local executive, at maging at mga police authorities din, baka po mas naging effective yung deterrent o yung preventive measures natin. Halimbawa, doon sa Ala area kung saan nasawi si Stephanie Nicole, nalaman natin na napakaraming merong mga lisensyadong baril doon. Ano? I think more than 200 doon sa general area at 45 doon mismo sa immediate vicinity nung pinangyarihan ng insidente, di ba? Napakarami nilang merong hawak ng baril. Baka kung bago pa sumapit yung bagong taon, pinulong sila at binigyang atensyon, no, yung pangailangan ng pag-iingat, no, at nagbigay ng babala na hindi ito tolera yung indiscriminate firing, baka maiwasan. Dahil nandiyan na pala yung impormasyon na yan sa kamay ng ating mga otoridad. Doon naman sa kaso ng pamamaril ni Ginoong Ronald Baez na umano'y nagtagawa ng isang shooting rampage, kitang-kita doon sa mga litrato, no, na masinsin, no, at lapit-lapit ang mga bahay doon, may maliit lamang na iskinita na kanyang dinaanan. Ibig sabihin, hindi lingid sa kaalaman ng komunidad kung ano nagaganap doon. Nasimula pa nung araw ng bagong taon, siya ay di umano ay nagiinom na, at di umano pa at kayo nakakabahala ay nasa impluensya ng droga, bakit kinailangan umabot sa ganun? No, sa pamamaril, 4 days later, baka kung mas masintin yung police community relations at pagtutok at pagtutulungan, baka po daiwasan ang pangyayaring ito. Sana nga po hindi na po ito maulit in the future. Maraming salamat po, Secretary Sonny Coloma ng PCO. Maraming salamat, Tina. Opo.